What's up, Katie Zanz? Nag-enjoy ba kayo sa masayang kwentuhan natin kahapon kasama si RK Raymond? Let's continue our fun hangout today together with our featured Katie Zanz of the Week. Since papunta tayo ngayon sa trabaho mo, kwentuhan mo muna ako. Okay. Paano po ba yung buhay ng isang pastry chef? Nakakaaliw, nakakalibang, at puno ng struggle din, adventure kumbaga. It takes a lot of focus para maayos yung product na nagagawa talaga. Lagi mong isa sa isip na nasasatisfy mo yung customer lagi. So, nandito na po tayo ngayon sa trabaho ni Kuya John at excited na ako. So, normally dito, mga ilang cakes na gagawa nyo sa isang araw? Depende, lalo pagka weekend ang dami. Ayan, itong section na to, dito na nangyayari lahat ng mga kababalaghan. Ayan, lahat ng mga wedding cakes. Oh, yung kumbaga ang sekreto. Yeah, yung sekreto ng mga kung bakit kami dinadagsan ng mga customer pagdating sa mga customized cakes. Okay. Yung dito namin ginagawa yan. So ngayon mga Katizens, sisimula na natin kasama si Kuya John mag-gumawa ng isang masarap na cake. Tapos natin pahira ng napakanipis na layer ng buttercream. Mm-hmm. So ang gagawin natin, ipapasok natin ito ngayon sa freezer. Okay, para maging stable yung cake bago natin balutan ng fondant. Ayun, okay? So for final retouch, yes. Ganda naman, di ba? Ayun, it's a graduation cake. Ayan, so magkakape na kami! Yep, tara! Dinala ko ngayon ni Kuya John dito sa coffee shop after namin doon sa kanyang trabaho. So, pag halimbawa yung mga ganito, dito ka na nag-chillax. Oo, ganun. Kahit mag-isa ako, magko-coffee talaga. Kasi mas doon ako nakakapag-isip. Oo, nakakapag-isip. Kasi relax na yung mind ko pag may coffee talaga ako. So, ayun mga Katizens, napakasarap po ng kape. Perfect na perfect siya after namin gumawa ng cake. So Kuya John, ano ba yung mga pinakamahalagang aral na natutunan mo sa buhay? Siguro yung pagiging yung patient. Mm-hmm. Yung patience natin. Yung patience talaga. Yung patience kailangan palawakin talaga. Kasi unang-una malayo ka sa pamilya. Pangalawa, ibang klase ng tao ang nakakasalumuhan natin dito. Mm-hmm. So dapat tiis talaga. Tiis talaga. Oh, mahirap talaga pag... Para sa future, para sa pangarap. Totoo yan. And ano ba yung motto mo in life? Forget the mistake, remember the lesson. Bakit mo naman nasabing forget the mistake? Kasi masasabi natin walang perfectong tao eh. Lahat tayo nagkakamali. So siguro doon sa pagkakamali na yun, dapat talaga angkinin natin or i-ano natin yung lesson na natutunan natin doon sa pagkakamali na nagawa natin. Ganon. Siguro binigyan talaga tayo ng pagkakataon lahat ng tao na magkamali sa buhay para makita natin yung tamang, yung tama. Yung lesson din sa buhay. Oo, yung lesson sa buhay. Oo. Kuya John, in behalf of K-World Family, nagpapasalamat ako at pinaunlakan. Thank you. My pleasure. Pagsama. And para sa akin, I'm so glad and grateful na kahit gano'ng kahirap yung trabaho mo dito abroad, gagawin at gagawin mo pa rin yan para sa kanila. So, yun yung po yung maganda sa ating mga Pilipino kasi meron din tayong character na parang matiisin. Nagtitiis tayo kasi mahal natin sila. Yun po ang importante. Yun ang pinaka-importante. So, once again, maraming salamat. Salamat po sa K-World. Salamat so much. Maraming salamat. Lahat tayo may K dito. K-World! Kapag pumatok nga naman ang oportunidad, kailangan natin itong pagbuksan. Kaya naman, Katie and John, saludo kami sa iyo! Mula sa matamis na kwentong buhay ng ating featured Katie of the Week, makisaya naman tayo sa tamis ng samahan ng ating Filipino community sa Bahrain ngayong hashtag Friday Truth. Dito lang yan sa K-World!